Hello, Cancers! Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung bakit ka ginhost ng person mo. Alamin din natin kung gawain ba talaga ng person mo ang mang-ghost. At ang pangatlo ay kung nagsisisi ba ang person mo sa pang-ghost niya sa iyo. Sa huli, kukuha ako ng dalawang additional cards. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Lahat ng cards na ito ay naka-upright. Kapag nag-reversed, yun na talaga yung card mo. Angels and guides, please guide us. Bakit ka ginhost ng person mo? Ang unang card ay the strength. Alamin muna natin yung iba pang cards. Page of Wands. Base sa dalawang cards na ito, mas hinaharap mo yung buhay mo ng positibo. Nilalakasan mo yung loob mo. Ayan, sakto pa, Three of Wands. Na ang ibig sabihin, talagang tinatalikuran mo na yung mga nangyari sa nakaraan. Ang ilan sa inyo ang ipinapakitang dahilan kaya nagkaroon ng ghosting ay dahil sa trust issues or sa patience. Kasi ang ilang Cancers, ang relasyon ay LDR. Mahirap nga naman talaga na ipagpatuloy ito, lalo na kung yung communication nyo ay hindi palagi. At saka positive, itong mga cards na ito, lalo na pagpatungkol sa sarili or sa relasyon. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na lakasan mo yung loob mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ipinapakita na matatag ang relasyon nyo ng person mo. At kung magkaroon man kayo ng problema, ay hinaharap nyo itong dalawa at nalalagpasan. At sa mga unhappy ang relasyon, kailangan pag-usapan nyo ng person mo kung ano talaga yung problema na kinakaharap nyo yung dalawa. At syempre, bibigyan mo pa rin ng chance yung person mo para malalaman mo kung dapat bang mag-hold on or mag-give up na lang. Sa mga single naman, yung potential person mo, alamin mo kung ano yung mga bagay na hindi niya gusto. Para kapag nagka-relasyon na kayo, alam mo kung paano ka mag-a-adjust. Sa ilang single naman, yung potential person, mamimit mo habang nasa ibang lugar ka. At ang ilang single naman, yung magiging karelasyon mo, ang relationship nyo, ang sitwasyon ay LDR. Para naman sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, successful at saka happy ang relasyon nyo dahil na rin sa mga choices na ginagawa nyo para sa relasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung nakarelasyon mo ay taga-ibang bansa. Kaya may posibilidad na dun ka titira sa lugar niya. Or dun kayo maniniraan sa kung saang lugar siya nagtatrabaho. At para naman sa career, ang advice ng mga cards ay magtiwala ka sa sarili mo. Huwag ka matakot na mag-fail. Kasi guys, wala namang naging successful na hindi nag-fail. Kaya kung gusto mo ng promotion, syempre mag-effort ka. Kung gusto mo ng business, gawin mo ito makatotohanan, huwag yung iisipin mo lang. At ang advice ng mga cards, kailangan sa pagkakaroon ng desisyon, may mga plano. At kung naghahanap ka naman ng trabaho, positive yung mga cards na ibig sabihin magkakaroon ka. Six of Cups, Ten of Wands, at Knight of Swords. Ang question ay kung gawain ba talaga ng person mo ang mang-ghost.
Ang sagot ay yes. Ang ipinapakitang dahilan, ang ilan sa inyo, maybe yung person mo ay immature, or isa lang sa inyo ng person mo talaga yung nagpupursige para makamove forward ang relasyon. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kung si person mo ito o ikaw. Ang isa pa sa ipinapakitang dahilan ay isa sa inyo ng person mo yung hindi pa makalimot sa nakaraan. Kumbaga, may personal problem na siya lang din yung makakapagbigay ng solusyon. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilang single, ipinapakita na babalik yung past person mo. At itong past person na to ay gusto niyang magkaroon ulit kayo ng relasyon. Kumbaga, buhayin yung nakaraan nyo. Ang ilang single naman, pinapakita na yung bang nagsawa ka na sa mga person na palagi na lang nangangako pero hindi naman tinutupad. At ipinapakita na mas nag-focus ka na lang sa sarili mo at saka sa trabaho. Pero kung gusto mo maghanap ng love life, kailangan bigyan mo ito ng time. At sa mga single, kung hindi ka pa talaga ready para magkaroon ng karelasyon, take your time. Mas makakabuti talaga na ikaw yung mag-solve sa sarili mong problema para hindi maaapektuhan yung susunod na makakarelasyon mo. At sa ilang single, may potential person na darating sa buhay mo at itong person na to ay romantic at saka yung bang gugustuhin niya na magsama na kayo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay matagal na kayong magkakilala at magkarelasyon ng person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung dati nyong masaya na relasyon ay naging obligasyon. Kumbaga mas na-focus na kayo ng person mo sa mga responsibilidad. At ang advice ng mga cards para hindi mawala yung spark sa relasyon nyo, kailangan nyo ng time together at saka yung pahinga. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon na mas lalong deeper commitment sa relasyon. Magkakaroon ng kasalan o kaya proposal. Sa financial, kung nakakaramdam ka ng kakulangan, kailangan ng diskarte para mapunan mo ito. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema patungkol sa financial. Pero ngayon lang yan, kasi dahil na rin sa diskarte mo, may mga oportunidad na darating sa iyo. Ito naman yung next card, Page of Swords, Four of Pentacles, at Seven of Cups. Ang question ay kung nagsisisi ba yung person mo pagkatapos kanyang i-ghost? Ang sagot ay yes. Ang ipinapakita ay kung naging matyaga lang yung person mo sa paghihintay at saka kung pinag-usapan niyo yung issue na nangyayari sa relasyon, maybe ikaw ito o yung person mo na sana naging open-minded para nagkaroon ng tamang desisyon patungkol sa love. At saka maraming sana dito eh, pareho kayo nag-iisip na sana nag-isip muna ako bago nag-desisyon, sana sinabi ko sa kanya yung katotohanan, dinerecha ko sana siya para nagkaintindihan kami, yung ganun ba? Yan yung naisip ng ilan sa inyo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung mga maliliit na bagay, hindi na dapat pinagtatalunan para hindi na ito lumalaki pa at hindi mauwi sa argumento. Sa ilang single, ang advice ng mga cards ay matuto kang makisocialize para ma-meet mo yung potential person. Sa ilang single, nakailang cards ka na dapat kalimutan mo na yung nakaraan kasi nauudlot yung pagkakaroon mo ng bagong relationship.
kasi meron ka pang mga issue na hindi mo maresolbahan sa sarili. At saka sa mga nasa relationship, iwasan yung maging mapag-control o kaya yung selos. Kasi isa ito sa nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa relasyon nyo ng person mo. Kaya lalayo siya sa'yo. At saka iwasan talaga yung selos. Mag-focus ka sa relationship yun ng person mo. Kasi kapag binabanggit mo yung pinagseselosan mo, tinutulak mo lang doon yung person mo. At saka tugma yung mga cards na ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na meron ka ng karelasyon, ay may potential person pa rin na nagbibigay ng interes sa iyo. Kaya hanggat maaari ay umiwas sa ganitong problema. Sa health naman, ipinapakita na ma-overcome mo yung mga challenges patungkol sa health. Ang bilis ipakita ng mga cards pero ituloy ko lang yung patungkol sa health. At ang ilan naman sa inyo sa health ay kalimutan na yung mga negative issues sa past para hindi maapektuhan ang maayos mong kalusugan. At saka guys, kailangan din ng balanse at mag-relax. Knight of Cups at the Death. Ito naman yung additional cards. Sa mga cards na ito, ipinapakita na may good news na darating sa iyo na may excite ka. Ipinapakita rin ng mga cards na ito na may pagbabagong mangyayari, transformation sa buhay mo, may bagong simula. Ang ilan sa inyo, hindi mo ito magugustuhan kasi maybe painful ito or may hirapan kang tanggapin. Ang advice ng mga cards ay huwag mo itong tutulan, kailangan mo itong harapin at tanggapin kasi makakatulong ito na pagbabago para sa future mo. At saka ipinapakita na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay merong pagbabago mangyayari. Pwedeng magkahiwalay kayo ng person mo or yung changes na mangyayari sa relasyon ay haharapin nyo ng person mo. At ang ilang single naman, papalitan mo na yung mga lumang paniniwala mo na tingin mo hindi nakakatulong sa iyo. At yung pagbabago mangyayari sa buhay mo ay yan yung magdadala sa iyo ng bagong relasyon. At sa career, kung ang ilan sa inyo hindi ka na masaya sa career mo, kailangan mong pag-isipan kung maghanap na ba ng panibagong trabaho or solusyonan yung problema ang kinakaharap sa trabaho. At sa financial, kung nagkakaroon ka ng problema, ang advice ng mga cards ay kailangan ng adjustment at mag-move forward sa positibo. At dahil sa pagbabago mangyayari, magkakaroon din ng solusyon ang financial issue na kinakaharap. At saka guys, baguhin na yung mga old pattern para magkakaroon ka ng idea at solusyon sa mga problema mo. Ihabol ko lang guys na kung ang ilan sa inyo merong anak yung person mo sa una, kailangan mapalapit yung loob mo sa kanya para makaani ka ng respeto at maging payapa yung relasyon nyo ng person mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang mystical cards mo, dreams. This is a wondrous time of healing and positive transformation. Embrace life each moment and keep focus on your dreams. Retain the purity of your vision and you will draw success to you. All you ever wish for, even that which seems a distant dream, is about
to manifest. Inspiration. A wave of inspiration and a stream of beautiful ideas are about to enter your aura. It is important that you trust your intuition at this time. Pay attention to unusual thoughts that come to your mind and do not discount your imagination. Many wonderful ideas which have served humanity were initially scoffed at or ridiculed. We, your guardian angels, will help you discover ways to apply your ideas and manifest new realities for your life. Conflict. Feelings which you have suppressed for a very long time are yearning to be acknowledged and expressed. You are torn between what you think is the right thing to do and what your heart wants, and this is the primary cause of stress in your life. We, your angels, urge you to follow your heart. Do what you would love, not what you think you should. Alamin naman natin ang angel number mo. The presence of angel number 844 signifies the special connection that an individual has with their guardian angel in this lifetime. If it's for you, it will come to you. No chasing, no anxiety and stress. What's for you can never pass you by. Trust the process. Type 1010 if you agree. 1111. Money will flow into your life from all directions. Type 1111 to receive.